2022 elections is a very important elections. Dumating na tayo sa punto na hindi na natin kayang ipagsabwalang bahala na lamang ang mga nangyayari sa ating gobyerno, sa ekonomiya. The process. If we delay the end of voter registration, it will also cause corresponding delays in all other preparatory activities. The events of the past 6 years. Bongbong Marcos, son of former President Ferdinand Marcos, Vice President Lenny Robredo, Senator Manny Pacquiao, Mayor Isko Moreno, and former Chief of Police Bato de la Rosa, has officially filed their presidential candidacy for the 2022 election. Prior to this, a survey by Pulse Asia was held where 2,400 adults respondents voted for their presidential preference, as 20% chose Sara Duterte, 15% chose Bongbong Marcos, 13% chose Isko Moreno, 12% chose Manny Pacquiao, 9% chose Grace Poe, 8% chose Lenny Robredo, 6% chose Ping Lacson, leaving Sara Duterte with the most vote, though President Duterte has confirmed in his latest interview that his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, will not participate in the upcoming presidential race, though the nation is still waiting for the possible candidacy shifts. So, sino yung boboto niyo sa upcoming election? Ako siguro, di na siguro ako boboto. Nakakatamad kasi magpa-register sa panahon yan. Tapos di ko rin naman alam kung sino yung boboto ko. Kaya ba't pa ako magpapakirap? Uy, huwag bumoto ka. Huwag kang tama rin. Alam mo ba, dun sa amin, may nagpabayad para lang iboto siya. Like, kapag bumoto ka or binoto mo siya, magkakapera kapag ano. Nasakop at karamihan nagbulag-bulagan. Habang ang iba ay namatay para sa kalayaan ay pinaglalaban ng ilang taang taon. Ngunit karamihan ipinagbibili lamang ang kalayaang pinamana. Ikaw ba? Hahayaan mo lang bang nawala ang kalayaan na ipinagbibili sa atin? In fairness, ang ganda ng commercial na yun ha? Same. Nagustuhan ko nga siya eh. Ang ganda nga no reporter eh. Pero seryoso guys, sino iboboto ng mga magulang nyo? Actually, hindi ko nga alam kung boboto sila eh. Hala, sa akin hindi pa nila alam. Pero sabihin mo sa magulang mo, bumoto sila. Bakit kayo? Kung makakaboto kayo, sino iboboto nyo? Sa akin, basta responsable. Sa amin, basta wag diktador, tapos responsable naman sa trabaho niya, ganun. Ate, kain na daw tayo. Sige, alis na ako. Kain na kami. Bye, guys! Ay, sige, bye! Bawat boto ay mahalaga. Bawat boto ay nagpapalapit sa atin sa tagumpay. Sa bawat boto, nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Lalo na ang hinaharap ng bawat kabataan. Kaya sa nalalapit na election ay boto natin kung sinong nalalapat sa pwesto at huwag magpadalas-dalas. Kaya this 2022, register to vote and make sure to vote wisely.